Pake-paketeng shabu, mga patalim at appliances. Kasama yan sa mga nasamsam sa raid sa tatlong malalaking kulungan sa Cebu. Makibalita tayo kay Shona Carion ng GMA Cebu. Alas 5 ng madaling araw kanina, sabay-sabay na naglunsad ng raid sa tatlong malalaking kulungan sa lalawigan ng Cebu, ang Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Sa Cebu City Jail, tumambad sa mga otoridad ang pake-paketing shabu na nakakalat lang sa mga selda. May mga nakuha ring samutsaring drug paraphernalia, mga patalim at cellphone. May nakuha ring appliances gaya ng mga telebisyon, DVD player, audio speakers, pati refrigerator na pagmamay-ari raw ng mga preso. Ganito rin halos ang mga nakuha sa Mandawi City Jail at Lapu-Lapu City Jail. Layunin ng Uplan Galugad na makuha lahat ng mga kontrabandong ipinupuslit sa mga bilangguan. Yan ka ng pagsulod rin og mga kontrabando, wala gid mi makasaling 100% ma-eradicate. Amo lang, ma-minimize na mo. Sa Cebu City Jail, nasa 80% ng mga preso ang nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa kalakaran ng ilegal na droga. Ayon sa pamunuan ng City Jail, dumadaan naman sa mahigpit na security check ang mga dalaw sa kulungan. Kaya nakapagtatakang may nakalulusot pa rin kontrabando. Iimbestigahan daw nila ito. Mas hihigpitan naman ang security inspection sa mga dalaw. May ilang dalaw na rin daw na binabantayan ng pulisya na posibleng nasa likod daw ng pagpupuslit ng mga kontrabando sa mga kulungan. Klase-klase ang modus ba pagpasulod. Pinoy, taga Cebu pa yun. So grabe yung initiative. Sahay, paagi nila sa ilang private parts in ana niya. Naman sad may gitawag na tug nasad may limitation sa among pag-search because of human rights. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.